Good day guys! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account dito sa ating application na Pi Network. Tsaka kung paano gumawa ng passphrase ng Pi para sa account natin, tapos yung kanyang transaction code para kung magsisend tayo ng Pi na naipon natin, may sisend natin kung kanino man tao. Halimbawa, tao, ibibenta natin o kung sakali man dumating yung time na pwede na siya ibenta o ngayon yung pagkakitaan. Dito natin makikita yung transaction code ba para may transfer natin. Halimbawa, yung code na yun, may magpapasa sa atin ng naipon nila at bibili natin. Isisend natin yun doon sa tao, tapos doon sila, ilalagay nila yung code na yun, tapos kung magkano, kung ilang amount nung ilalagay nila, tapos isend. Kasunod yun ng passphrase, guys. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account muna dito, bago dito. Okay, guys, start na natin. Open natin si Pi Network. Medyo improve lang natin yung video, gagawin natin 4K yung resolution para mas malinaw. Ayan. Then, click nyo yung continue with Facebook. Gamit natin yung Facebook account. And guys, kailangan natin dito ng valid ID bago na sa, siguro pag nag-pop up na sa inyo yung requirements na valid ID. Alam ko meron siyang required na limit yata kung dapat ma-achieve mo yung Pi na yon bago siya lumabas. Kasi sa akin naman wala pa rin naman eh. Pero doon sa mga nauna meron na. Okay, then continue natin. Yan nakalagay, continue with Facebook. Okay guys, huwag natin kakalimutan, dapat may internet connection tayo para tayo makapasok pa. Okay, click na natin. Ayan, then continue as yung aking pangalan. Itong ginamit yung Facebook, ito yung isa kong Facebook. Bali, kasi nakagawa na ako sa original kong Facebook talaga eh. Bali, ano lang to, parang example ko lang sa inyo kung paano gumawa. Ayan, then makikita nyo guys, nakalagay setup your account. Itatype nyo yung tunay nyong pangalan guys, ang itatype nyo yung gamit nyo sa valid ID. Kasi pag nag-release na sila, manghingi na ng valid ID, tapos pwede na mag-cash, mag-transfer nung Pi. Yun yung verification na parang ikaw yung may-ari, na hindi pwedeng ano yun ng iba, kasi meron kang valid ID na connected dun sa may account mo at parehas na parehas. Yan, name and then last name. Tapos, choose kayo ng username. Username, ito na rin yung magiging nating invitation code. Okay? Gawin ko na lang pinakamadali lang. Yan. Kayo kung anong gusto nyo, yung madaling matandaan ng tao, kasi yan yung gagamitin yung code para makapag-invite. Yan. Pwede na siguro yan. Then, submit. Then, yan, meron siyang captcha. Ngayon, nakalagay is traffic lights. Ngayon, i-click nyo lang yung mga traffic lights dito. Yan, tatlo. Then, next nyo na guys. Yan, ayaw. Ibig sabihin, may hindi akong natap. Okay, nakalagay motorcycle. Then, click nyo lang. Yan, pumasok na guys. Then, ang nakalagay is, this username is already in use. Ibig sabihin, nagamit na. Dagdagan natin guys. Yan. Then, submit. Pag na-encounter niyan, ibig sabihin nagamit na. Oh, nagamit na rin din ata ito. O oh, kaya hindi siya compatible. Then, yung medyo baguhin na natin. Job. Ayan, pwede na siguro yan. Try natin guys. Baka kasi may counter nyo din. At least, nakita nyong sinubukan ko. Ayan. Ayan, invitation code. Lumabas na invitation code. Hindi kayo makakapasok dito kung wala kayong kakilala na mayroon nitong account na to. Okay, guys. Nag-ano yung camera. Hindi kayo makakapasok kung wala kayo ng repair code na yan o kaya invitation code. Ngayon, dahil gagamitin ko yung original account ko, ilalagay ko dito. Ha? Then, guys, huwag nyo nang kalimutan. Try nyo na rin gamitin yon invitation code na yun. Ayan.
Then, isasubmit ko. Ito yung talaga sa original Facebook account ko. Ito din yung ginamit ko. Then, submit na natin. Huwag nyo kakalimutan guys ha. Kung saan nyo napanood yung video o saan nyo nalaman ito, yun ang gamitin nyo guys. Yun ang gamitin nyo. Kasi hindi rin kayo makapasok kung wala kayong alam na invitation code. And then, submit nyo guys. Yan. Yan. Pag nasubmit na natin, get start na natin. Yan. Tapos, tap and tap to next. Tapusin lang natin itong mga next na to. And then, all rules. Yan. May rules siya, guys. Yan. Then, back nyo na lang yan. Dismiss. Mapapansin nyo, guys, meron akong isa. Ibig sabihin, yung nag-invite sa inyo o yung ginamit yung code is magkakaroon din ng 1Pi. Kay din magkakaroon. Ibig sabihin, dahil ginamit siya, nagkaroon siya kasi ginamit nyo. Kay rin, nagkaroon kasi ginamit nyo. Ang gulo, no? Ayan. Ginamit nyo yung kanya at nagkaroon din kayo. Ayan. Ito yung original pangalan ko, guys. Ayan, original. Dun sa aking isang account. Ayan. Then, nakalagay dito, review name. Dapat, guys, ayan, within these 13 days, kailangan ma-correct nyo yung mga wrong spelling. Kailangan baguhin natin yan. Para mabago natin, i-click nyo lang itong correct. Tapos type nyo lang kung anong gagamitin yung valid ID, kailangan same dyan. Tsaka dito sa last name. Tapos, then, tatap nyo lang yung save. O kaya, kung gusto nyo maglagay ng, ano, ng middle name, pwede rin. Naglagay ako dun eh. Tapos, yun, then save. Pagka-save mo, yan. Makikita mo na ito siya nakalagay. Ibig sabihin, kinorek mo, and then submit. Yan, continue mo. Your name was successfully updated. Then connect. Tapos ngayon maglagay kayo ng email, guys. Importante ang email niyan, guys. Kumbaga kung sakaling yan, nakalagay naman yung details, guys eh. Ayan, oh. Para kung sakaling yung account mo may recovery kayo, guys. Kung halimbawa makalimutan yung password nyo, kasi may ano naman dito ng password eh. May lalagay nyo. Ako naman, ilalagay ko is yung email ko, guys. Pwede siguro yung email ko ito. Then, copy nyo lang, guys. Copy. Paste. Kailangan, kung ano yung nasa taas, yung nakalagay, diba, your email address, then i-confirm nyo lang kung ano yung nilagay nyo sa taas, ganun din sa baba. Then, submit. Yan. Then, nakalagay, your email was successfully updated. Ibig sabihin, nailagay na natin on the event. Ayan, guys. Tapos ngayon, guys, huwag nyo na munang isipin yung sabi ng ayan, sa profile, kasi pupunta kayo sa profile, iniisip na iba, wala pa siyang number. Kasi itong add number, guys, i-click natin na para makita nyo, guys. Yan, click natin. Available lang siya sa mga bansang ito. Yan, wala pang Philippines dyan, guys. Yan. Ayun, meron na, guys. Okay, meron na, guys. Doon sa akin kasing cellphone na isa, wala. Yan. Pwede nyo ilagay, add nyo kung anong number nyo. Tapos add nyo lang. Pero ako hindi ko nilalagay. Siguro doon sa isang cellphone, i-update yun na lang. Meron na pala siyang countryng Philippines. Then, doon sa iba, nakikita ko din eh, wala rin sila eh. Pero mamaya, ipaprocess ko din sa isang account. Then, back tayo. Pagka-add nyo, back nyo. Then, paano nga ba gumawa nung, ano, nung passphrase, tsaka yung reference code. O yung referral code, kung sakaling magsaano, may magpapasa sa inyo. Ang gagawin nyo, guys, dito kayo pupunta, guys. Pupunta kayo dito sa option na to. I-click nyo yung Pi Browser. Tapos mag-re-record siya ng ano, maglalabas siya ng ayan, click niyo muna yung ano, yung sign in to Pi Browser. May pagpipilian ka mga browser, magpapop-up yan. Then agree niyo lang. Continue. Papasok din naman niyo do sa ano, sa browser na ano eh, na sinasabi niya eh. Wait niyo lang. Ayan.
pumasok na siya, guys. Tapos, kasi kung dadirect kayo dito sa application na to, hindi siya basa-basa magpapapap. Kaya kailangan doon kayo galing sa isang application. Wait lang guys ha, maglalagay ko patungan ng kamay. Ayan. Okay. Tapos then, itatap nyo yung wallet pie para makapag-create kayo. Ayan. Then, nakalagay dyan, generate wallet. I-click nyo yan para makapag-create kayo ng passphrase. Okay. Ayan. May lumabas na siya guys. Ito guys. Itong nandito. Bali, tinakpan ko lang yan. Kasi ito guys, napaka-importante nito. Huwag na huwag niyo bibigay kahit kanino. Ang passphrase na yan. Kailangan kayo lang nakakaalam o yung asawa nyo. Yan. Then, copy nyo yun guys. Copy. Pwedeng gantong copy o pwedeng click nyo yung button na copy. Pero, mas maganda, ganto na lang, i-copy paste nyo gamit ito, copy, tapos i-ano nyo, sa mga note i-note nyo na lang guys, o kaya mas maganda i-send nyo sa account nyo, sa mismong Facebook account nyo mismo. Ayan, then paste natin. Okay, tapos balikan natin. Ayan, pag na-copy na yan, yan, nakalagay naman copy, then nakalagay I save my passphrase. Then, save natin. Click. Ayan. Ngayon, nakalagay dito, unlock with passphrase. O, ngayon. Ang gagawin natin is, hindi, kasi pag clinic mo to hindi lalabas eh. Yung kinapi natin, ilalagay lang natin. Ipipaste lang natin. Ayan. Pagka na-paste na natin, click nyo na yung unlock with passphrase. Papasok na siya dun. Kaya kanina sinabi niya na i-copy. Ngayon ito yung tinatawag na ano, na yan o, yung public key o yung referral key. Pag may papasahan kayo o gagamitin niyo siya pag send ng pie. Okay, and then copy niyo muna guys, i-note niyo ulit. Balik kayo sa note, tapos i-note niyo ulit. Wag niyo kakalimutan yung guys. Importante yan. Yung dalawang yan. Then okay na yan. Tapos, babalikan nyo na siya. Then, i-click nyo yung pag na-copy nyo na to guys. Nailagay nyo sa mga note nyo o naisend nyo na sa mga Facebook. Facebook account nyo mismo ah. Then, continue. Ayan. Ngayon, dahil nag-success na tayo doon, meron tayong pang test na 100. Ngayon, hindi na natin gagawin yan. Pero ipapakita ko pa din yung nasa loob. Click natin yung send. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pangalawa, halimbawa, hingiin nyo yung ginawa ng kaibigan nyo dahil papasahan nyo siya ng pie. Ngayon, hingiin nyo yung referral niya o yung public key. Ilalagay nyo dito, tapos yung amount, kung ilang piraso, tapos isa-send nyo lang. Ganun lang guys, kadali yung pagsasend. Pero ito, hindi na natin isa-sample. Hayaan nyo na yung 100 na yan. Then, back na tayo guys. Back na tayo. Makna tayo. Okay na yun guys. Meron na tayong nagawa na sa wallet. Pay wallet. Tapos meron na tayong nagawang account dito. Makna natin to. Yan. Ito nga pala guys, para mag-running to ah. Wag na wag nyo kakalimutan guys. I-click nyo to lagi. Yan. Para mag-continue. Para mag-loading siya dito guys. Yan. I-click nyo to everyday. Halimbawa, clinic mo siya ng 12 a.m. ng madaling araw, babalikan mo rin siya ganun din, 12 a.m. din. Kasi, nakarunning niya yung 24 hours, hihinto na siya, dapat maklik niya ulit siya para magrunning ulit. Ngayon, sa loob ng isang araw, ang mamimina nyo na pie is 3 piraso. Kung gusto nyo siyang madagdagan guys, is mag-i-invite kayo using invitation code. Ngayon, mapapansin nyo naman dito, magdadagdag dito sa list kung sino yung mga nai-invite nyo. Kung hindi naman siya mag-active, nakalagay dito yung mapapansin nyo pag di siya active, di siya nag-active, meron siyang mawawala yung ganyan, yung green na yan, mawawala yan.
Pero okay lang yun guys, huwag kayong mag-alala kasi count pa rin yun. Kasi na-invite nyo siya, ginamit niya yung code nyo, count pa rin yun. Ngayon, kung gusto nyo naman magkaroon ng group chat at yung mga na-invite nyo, pwede naman kayo gumawa ng core team. Yan. Para makapagkaroon kayo ng group chat katulad nito. Diyan. Magkakaroon yan ng group chat dito. Back na din. Yan. Kung saan kayo, kung sino gumawa, kung gumawa na siya. Pero kung hindi, walang hindi magkakaroon. Okay guys, sana nakatulong sa inyo itong video yung ginawa ko. And then, kapit lang kayo guys. Kasi, based naman sa mga review ko eh. Sabi nila, by December, magkakaroon na daw. Magagamit na natin yung mga naipon natin dito. And sana naman po, kahit na yung 1-5 na yan, sana naman, maging value naman niya kahit sabihin na natin $1 to $2, okay na yun. Hindi na masamahin kasi libre naman to eh. Okay guys, salamat sa panonood guys. And don't forget to subscribe and like sa aking YouTube channel. Then mag-comment na rin kayo guys kung may mga katanungan kayo at susubukan natin sagutin. Okay guys, thank you. Bye-bye.